mapapatawad ako ni Presidente. Inihalin tulad naman ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ahas o kobra ang kanyang mga kritiko na mahilig bumatiko sa tugon ng gobyerno laban sa COVID-19 pandemic. Sa televised address ng Pangulo ay kinestyon niya ang mga kritiko kung ano na ba ang nagawa ng mga ito para sa bayan maliban sa magsalita laban sa gobyerno. Sinabi ng Pangulo na meron siyang tutukuyin na mga kritiko na puro salita kabilang ng isang babae na panayang batikos sa kanya. Itong mga magbabatikos naman, there will always be a time for everything, and I hope that the next time upang magsabi ako, maniwala kayo. Kasi po ako sabi, walang politika, hindi na po ako makatakbo. First and last ko to. And then but for the sake of the country, I will identify yung mga Pilipino na walang ginawa kung hindi magbatikos, maghanap ng mali, para lang may masabi at marinig sila ng mga tao. Yan ang iwasan ninyo. Yan yung naglalaro ng politika. Ipinunto ng Pangulo na parang mga kobra ang mga kritiko na naghihintay lamang ng pagkakataon na mga gata. Hinibok naman ng Pangulo ang mga bumabatiko sa kanya na sumunod sa guidelines ng gobyerno laban sa COVID-19. Nawali sana kung hindi kayo maniwala sa akin, no, naman ang pakit. Hindi ba tayo kaibigan, hindi tayo kapartido, ayaw niya sa akin, hindi. Okay lang. Pero ngayon, ano man partido mo o ano man kulay mo, sumunod ka. Kasi pag hindi, ang kaharap mo sunod, ang militar na pati polis. Yan ang ano ko. Ngayon, kailan? Kailan talaga estimate mo, bigyan mo kami? Baka next week. Every day they are at it. Ika nga. I'm sure naman na mapapatawad ako ni Presidente. Dahil alam niya na ang isang tao kapag frustrated, masasabi niya lahat. Masasabi niya lang kung anong frustration niya. Katulad din niya. Masasabi rin niya kung anong frustration niya every time na nagsasalita rin siya at nagpuputang ina or kung ano-ano man. Pati si Barack Obama noon, sinabihan niya na son of a bitch mo gano'n. And bilang anak, alam ko na hindi tama yun. Ina-admit ko. Kaya kung iyon man ang dahilan na ako ay huhusgahan na ng mundo, ako ay kakasiguin na na wala akong puso, wala akong ginawa kundi reklamo ng reklamo, siguro na maintindihan niyo kung bakit. At sinasabi niyo na walang puso, siguro naman alam niyo kung paano ako minigtawa din doon. At kahit sinabi ko itong statement ko sa kanya na kahit ano mangyari, binabawi ko yung pag-sorry ko sa kanya ng 100 times, na isasampal ko ulit yung pagmumura ko, yun ay dala lang po sa aking feeling at the time, because my feeling was, I was frustrated. I was in a state of frustration at the time. Pero, para sa akin, tama siya. Tama itong kung sino man itong nagsalita. Because she came across na hindi siya nagmumura sa akin. She came across na siya ay nagpapakumbaba. She came across na siya ay nagsusumamo. She's asking a favor. So, kahit kung minsan, di ba, yung kinikimkim nating galit, mahirap natin ipakita na kung ano man yung bato na pinapakita natin ngayon sa presidente. Alam natin na deep in our hearts, we know that the president is doing his best. Kaya kung nakapagsalita po ako kay presidente, inuulit ko po ulit, patawarin niyo po ako. Bilang anak niyo, hindi po mawawala yung respeto ko sa inyo. Intact po yun. Nakapagsalita man ako ng mga ganun dahil sa frustration ko. Pero deep inside,
I am so proud of you. Dahil, in spite of, alam mo, na sobrang walang-walang ang pondo ang Pilipinas. And in spite na yung mga nagko-complain na mas gusto na raw nilang lumabas kung hindi kayo magbibigay ng pagkain. Pero you still manage to be the leader. Kasi ang leader nga naman, kailangan ka rin maging pato. Otherwise, kung ang puso mo ang mas mananaig na katulad nung nakita nila sa personal assessment test ko, iyon ay isang tao. Sa lahat, huwag niyo pong isipin na ako po'y mamumulitin. Hindi po. Yan ho ay pangako. Wala ho kong pala. Ang tanging layunin ko lamang po ay tuparin yung aking sinabi na nabitawang ko ng salita na kung ako yung naging daan para sumagot lahat ng aking mga kaibigan, lahat ng mayayaman sa buong Pilipinas para tulungan ang ating bayan, yun naman po ay legacy ko na. Yun naman po ay nakaukit na sa ating kasaysayan. Yun lamang po ang aking hangad. At huwag kayong mag-alala, pagkatapos ng COVID, sasabihin ko sa inyo kung sino yung nag-inspire sa akin. Ha? Oo, kasi ayaw kong banggitin, baka sabihin kasi namumuliti ka. Baka sabihin namumuliti ka, politiko pa naman sila. Pero pagkatapos ng COVID, babanggitin ko po yan. Yung mga, isa sa mga inspirasyon ko, na talagang nagbigay nilang lakas ng loob para patuloy ko pa itong ipagpatuloy. Baga maraming ho yan First, God first, and then meron ako mga inspiration tao. Yan. Malalaman nyo yan after COVID. Sabihin ko sa inyo. Ayun po, at lahat ng ka-FLM Fever, maraming salamat sa suporta. Huwag po kayong mag-alala. Ako po yung patuloy na tutulong sa abot ng aking makakaya. Hanggat ako'y may lakas, hanggat kaya ko pandumila, sabi ko nga, ako'y nakahandang matulog uli sa bangko at kumain ng kanin sa saha ng saging kung kinakailangan. Bibigay ko hula para sa inyo. Kaya lang ho, sabi ko, buong Pilipinas hindi ko kaya. Kaya po, connect sa challenge, nakita nyo, katulad nung nakarang araw, si Sam Versosa, sumagot. Sumagot o, 10,000 kabaan. Talagang inalang, sinasagot ko ang challenge mo, Mr. Marcos. Ayan, maraming salamat po. Anyway, maraming salamat sa inyong lahat at mabuhay kayo, pagpalain tayo ng Diyos. Ngayon, nagtatanong ko kasi ko namigay ako ng isda. Sabi ko, namigay niya ang isda na bawat pamilya, 4 pirasong bangos. Oo. Nakakahiyaman ho, pero ayun o, isa sa mga paraan ko, namigay ho ng isda. Ngayon, marami hong nagtatanong ko, saan daw galing yung isda ko? Baka naman daw hindi galing sa akin. Baka naman daw, kasi sinasabi lang nila, galing kay Mr. Marcos, galing kay Mr. Marcos. Baka sabihin, inutusan ko lang ho yung nagsabi ng, na yung namimigay ng isda, inutusan ko na banggitin lang yung pangalan ko. Kaya ho, panoorin nyo yung maikling video na kung saan makikita nyo kung bakit ko ako nakapamigay ng isda. Maraming salamat po. Morning! Good morning. We just woke up and we are here at the middle of the Brickswater, the river. Susila. Hindi, mamaya pa ang kain niya. Me and coffee. Bernard drinking good coffee. They call it coffee from the mountain. This is life. Andito po kami sa aming fish cage dito sa La Union. Actually, ayan lang yung surfing capital of the Philippines. Ayan, no? San Juan, La Union. Ayan, yung kulay na yan. So habang dyan may nagsasurf, kami naman
nag-aalaga namin, pinlano namin kung paano pag magkaroon ng livelihood project yung mga tao rito. Sarap. Simoy ng hangin, ibang klase. Senadora, may mga pumunta po sa inyo sa Senado, kay mga 15 senadora, na mukhang hindi na po napapanahon ang ganitong kalinga na mag-resign si Secretary Duque, ha? Dapat daw ay alalayan, suportahan, at pagkatapos na lang po,